So ang gagawin nyo lang mga kaibigan, yung gatla. Ayan, yung gatla, tinapat na natin sa 8 degrees before top dead center. So itong ating rotor, nakaturo na rin dyan. Anong masasabi mo, sir, sa ano, owner mo? Alright, good morning mga kaibigan. Motozar, your DIY master. So ngayong araw na ito, merong lumapit sa atin na kaibigan. Watcher din ng ating mga videos sa YouTube. Shout out kay Sir Marlon. Sir Marlon, Austria. Then ito yung owner niya. Problema nito, nung unang nilapit sa akin, hindi gumagana itong vacuum advancer mga kaibigan. Reklamo niya, matakaw, mahina ang power. Matakaw, mahina ang power, delay yung tiga ng accelerator, delay yung birada ng makina. So sabi ko sa kanya, ito nag-problema nung nakaraan, itong kanyang vacuum advancer, butas, di humihila. Pero ngayon, napalitan niya ng vacuum advancer, okay na, medyo okay na mga kaibigan. Pero nakabili siya ng bagong distributor, which is ikakabit natin ngayon. So panoorin niyo yung video kung paano magtanggal at magkabit ng ating distributor sa mga nagtatanong. Okay, palitan na lang daw niya. Pero ito, goods na ito mga kaibigan, kailangan lang overhaul to it. Ito, linis lang talaga. Kailang mas okay na napalitan namin. Ayan, ito yung nabili niyang distributor mga kaibigan. Contact point type, 1.6 lang daw niya nakuha ito sa Shopee. Wow! Mura na mga kaibigan, kasi yung iba, 3.5, 2,000 plus. Ito, mura ito. So yung link nito, ibigay ko na lang sa inyo. Lagay ko sa description ng ating video. Okay, goods na ito, contact point type. Ayan, sa pagkakabit natin ng distributor, or una, tatanggalin natin, no? So, tanggalin nyo lang yung lock mga kaibigan, napakadali lang yan. Tandaan nyo lang, 1-3-4-2. Ganun yung firing order ng ating Toyota 4K, 1-3-4-2. Kabit natin, or tanggalin natin, lagay natin dyan. Then, ito, kuha lang tayo ng 12 na tools para dyan. Siyempre, tanggalin natin itong vacuum lines. Ported ito mga kaibigan, na ported line dun sa ating carburetor. Luwagan lang natin, counterclockwise. Mas maganda kung meron kayong close range. Meron kang ano sir, close range. Yan, mas maganda pagka close. Ayan, ay naluwagan na natin yan mga kaibigan. Bago natin hugutin yan, mas maganda mga kaibigan, top dead center yung ating mga piston. Ibig sabihin, yung ating piston number 1, nakataas siya. Okay, dun sa pulley naman, 0. Yung gatla, yung hiwa, itatapat lang natin sa 0 mga kaibigan. And mga kaibigan, yun yung 0. Tapos yung gatla, ito. Hindi ka anong makita, no? Pero na yung gatla, mga kaibigan. Tapat lang natin doon sa 0. Ayan na, tumapat na sa 0. Ayan na, oh. Yan yung gatla, tapos yung 0, mga kaibigan. Then, isang palatandaan, itong ating rotor tumuturo doon sa piston number 2 or spark plug number 2. Yan yung isang clue dyan mga kaibigan, na ikaw ay naka top dead center ang iyong piston number 1. Yun lang sir, tandaan nyo yun sir pag ano, para alam nyo na pag gusto nyo ibalik ito. Yan si sir. Pag gusto nyo ibalik itong luma, eh alam nyo na yung gagawin niya. Alright, saka natin lubusang tanggalin to, yung tornilyo, ito na yun. Lagay lang muna natin dyan. So ito mga kaibigan, tandaan nyo, nakaturo na yan. Then hugutin nyo na lang yan. Pero bago yan, syempre yung mga wires, tanggalin natin. Syempre, huwag nyo kalimutan tanggalin tong wire na ito. Sa negative ng ating ignition coil yan. Dito si papalit natin, meron naman ng condenser, kaya walang problema. So yan, tanggalin nyo lang, tinanggal ko lang. Tapos, hugutin nyo na yan mga kaibigan. Tandaan nyo, kapag ka turo yan doon, pag hinugot yan, unti-unting umiikot yan, yun, tumatapat sa dito, sa logo ng engine natin. Tingnan nyo ah. O yan, tumapat diba? Okay. Hugutin mo yan ng lubusan. Pak! Yun na, nahugot na mga kaibigan. So ito yon. Kung paano siya ikakabit,
ganun lang din, baliktarin lang yung proseso. Ayan, syempre may dumi yan dahil doon sa tinanggal nating tornilyo. Atin yung pupunasan palabas. Huwag natin ipasok sa loob. Huwag natin ibalik sa loob. Tapos ito, siyempre punasan nyo na rin yan, linisan nyo na rin. Ito yung panibagong nabili niya, mga kaibigan. Okay yan. Wala naman na tayong baguhin dyan kasi maganda na yung tono niyan. So ikakabit lang natin to plug and play, mga kaibigan. Ayan, ikakabit na natin siya, no. Tulad nung sinabi ko, mga kaibigan, yung screw doon sa loob, nakaturo siya dyan sa logo. Nakaturo siya dyan, no. Yan, yung screw na yun, no. Okay? So ikakabit din natin siya na nakaturo doon sa logo. Okay? Sa logo ng K-Series. Alright. Okay. Ayan, mga kaibigan, no. Tinanggal ko lang yung cover sa taas. Kasi kinabit ko itong wire. Huwag nyo kalimutan to. Negative yan ng ating ignition coil papunta dun sa ating distributor. So sa mga nagtatanong na rin anong connection ng paano ang connection ng ignition coil, napakadali lang yan. Yung positive papunta po yan sa ating ignition switch o susian. Kasi yung susian natin mayroon naman ng supply yun galing sa baterya. Positive. Itong negative naman papunta lang yan dun sa distributor natin. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. Hindi magulo yan. Siyempre ito papunta sa ating distributor cap. Okay, naikabit ko na itong wire. Ibalik ko na lang yung cover niya. Tapos yung rotor niya. Tapos syempre ito, distributor cap bago. Maganda ito kasi may guide 1, 2 or 1, 3, 4, 2. Di kayo maliligaw. Yung high tension wire papuntang 1, papuntang 2, papuntang 4 at saka 3. Kaya hindi kayo maliligaw. So ikabit mo na lang, sir. Papasuyo na lang ako. Okay na? Hindi. Kahit nakabaklas lang, sir, ikabit nyo lang. Okay na, yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, no? Pagpasok ninyo, tuturo kayo doon sa logo. Then pag tuluyan nyo ng isalpak, tuturo yan doon sa 2. Ganun lang, ganun kasimple, mga kaibigan. Kapag hindi ganun yung pagkabit ninyo, ibig sabihin yan, naka-top dead center naman kayo doon, tapos hindi ganun yung kabit ninyo, iba yung tinuruan niya, eh, it's either advance or delay yung inyong distributor. Mahirapan kayo magtono, mga kaibigan. Mahirapan kayo magtono. Minsan sagad ka na sa pihit dito, delay pa rin. Or minsan sagad ka na, masyadong advance or inatras mo ng maigi ganyan, pero delay ka pa rin. Kaya mahirap, no? Kaya dapat tama yan, mga kaibigan. Tama yung turo niyan. Siyempre, kabit na natin yung tornilyo. Nakakabit na. Yan, no? Tamang higpit lang yan, mga kaibigan. Pero bago higpitin yan, ta-timing ko muna ito, mga kaibigan. Gamit ako ng timing light. Hindi ko na may papakita yung kasi meron naman akong video paano mag-timing ng tawag nito, distributor, gamit ang timing light. Pero pagka gusto nyo malaman paano i-timing na hindi gamit ang timing light, ganito lang yan. Tuturo ko na lang din, no. Ngayon, pag wala kayong timing light or pag wala kayong timing light, mga kaibigan, no, tapos gusto nyo i-timing yan sa 8 degrees before top dead center. Basta make sure, mga kaibigan, na gumagana ang inyong vacuum advancer, ha. Okay, pag gumagana kasi yan, syempre lagay natin sa tamang degrees. So ang gagawin nyo lang, yung gatla 0, itapat nyo doon sa 8. So kung nakikita nyo yung nasa dulo, gatla yan, tinapat ko na yan sa 8, malapit sa 9 or malapit sa 10. Okay, nakatapat na yan. Then, ayan, yung gatla tinapat na natin sa 8 degrees before top dead center. So itong ating rotor nakaturo na rin dyan. Tandaan na lang natin kung saan siya tumuro. So kung titingnan natin, 180 degrees. So dito siya tumuturo, mga kaibigan. Dito. Okay, tansahan talaga to. Pagalingan sa tansa kasi wala kang ano, eh. Wala kang ignition or timing light. So sabi lang natin, nandito sa engine oil na world. Okay? Doon tumuro. Okay? Nakita niyo yan? Straight line, 180 degrees. Nandito sa cup. So ang gagawin natin, ikabit natin ito pansamantala. Tapos parang ituturo din natin ito. Ito kasi yung one, eh, high tension wire number 1. Yan yung ituturo natin doon sa engine cover, engine oil cup. So yan, nakaturo na yan, tinuro ko na yan. So yan yung timing niya. Pero tansahan talaga yan, no. Hindi mo makuha yung perfect niyan kasi I advise talaga timing light.
Pero para lang yan sa mga nagtatanong paano mag-timing ng distributor na walang timing light. So ituro nyo na yan doon. Yan o, na ituturo o kahit saan yan may ituturo mo eh. Pero yung ituturo natin, yung cup. So yung 1, tumuro na sa cup. Goods? Ganyan lang mag-timing. Kapit na natin. Higpitan ko na yung turnier. Saka nyo higpitan yun doon. So confirm lang natin, hinigpitan ko na yan mga kaibigan. Nakakabit na rin yung cup. Okay na yung goods na lahat. So ito, dahil iisa lang yung vacuum line na yan mga kaibigan. Ported lang yan ha. Wala tayong manifold. So carburetor ninyo, dalawa naman ito eh. Pag replacement type. So dalawa ang linya lang, di kayo maguguluhan. Kasi yung isa nyan, manifold vacuum, gumagana kapag naka-idle ang sakyan. Itong ported, gagana kapag nag-rev na kayo. Na-explain ko na yan sa mga naunang video natin. Hanapin nyo na lang. Kapit na natin. Goods na. Tapos, syempre ito. Hindi naman kayo maliligaw dito eh. Kasi may number. Pag ito yung klase ng distributor cup ang or distributor ang inyong bibilhin. So, kapit na natin. High tension wires. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, then 2. Ayun na mga kaibigan, ay kabit na lahat, pati yung vacuum lines okay na, pati yung high tension wires okay na, ay kabit na natin. Tapos tinaiming na natin kagaya nung ginawa ko kanina, ito tinapat ko lang doon kasi tumuro dyan kapag ka naka 1, tumuturo dyan yung rotor, okay? Yan mga kaibigan, ulit-ulitin nyo lang panoorin kung di nyo gano'ng masunod. Ay ulitin nyo na lang para mas lalo pong maintindihan ninyo. Please like this video kung nakatulong po mga kaibigan. Sir, pandarin nyo nga po ulit. Ayan mga kaibigan, okay na yung under. Tinun ko rin yung carburetor niya. Ito lang problema. Yung kanyang ano, ECV. Pabugay. So okay na no mga kaibigan, I hope na nakatulong sa inyo yung video na ito kung paano magtanggal at magkabit ng ating distributor sa iisang video lang at sa pagta-timing din. Thank you for watching, I hope na i-subscribe nyo yung YouTube channel ko, DIY Master, at saka i-follow ako sa aking page, Motozar, sa Facebook natin mga kaibigan. Maganda pa yung makina na ito, tahimik, actually mas tahimik pa ito sa makina ko. Ayan, okay na? Confirm ko na lang sa pagta-timing, timing light, para mas sigurado tayo. DIY Master, thank you for watching. Ayan mga kaibigan, tinest drive na namin yung owner. Anong masasabi mo sir sa ano, owner mo? Sir, ayos. Lumakas ngayon. Responsive yung ano niya. Shout out to. Mas responsive na, no? Kaya malaki maitutulong talaga ng ano mga kaibigan. Vacuum advancer. Pag kumana vacuum advancer ninyo, ang laki nang may tutulong sa power, tipit ng gasolina. Problema na lang nito, PCB mga kaibigan. Kasi pabuga yung kanyang ano eh, PCB. Ang buga nung breather niya. Dapat to yan, pahigop. Abangan nyo nun sa next na video kung makikita nyo yung pagkakaiba ng goods na PCB at saka yung may tama na PCB. Yung may problema. So again, thank you for watching. DIY Master, please like this video. Bye bye.